Yun, live na tayo. Good evening. Again, my name is Reynold. Dito ako sa California, USA, Orange County, California. Excited ako kasi kasama namin isang diamond leader. Pang 13 siya, no, na naging diamond sa Pilipinas. Pero pangatlo sa ano, sa na babae na naging diamond na Pilipina sa Pilipinas. So, ang hirap noon, no, kasi ang dami ng diamond ngayon worldwide. Pero sa Pilipino, ayan, pangatlo siya. No? So, very, ano, very lucky tayo ngayon gabi na to kasi share niya sa atin paano niya na-reach yung maging diamond. Kasi nga dito sa Live Good, nung na-reach niya yata to less than 9 months pa lang yata ang Live Good. Pero ngayon, mag-1 year na, ang dami ng diamond. Pero siya, nakamit niya na, no? Na-reach niya na kagad yung diamond bago pa nag-1 year si Live Good. Kaya, nakaka-inspire. Ngayon, pakikinggan natin ang kwento ni Ma'am Jessa Ocbeña ng Kawit, Cavite. Pero bago yan, syempre, pakilala ko muna yung mga kasama ko ngayon. Kasama ko ngayon dito si Coach Oscar. Hello! Hi, everyone! Canada. Coach Allen ng Malolos, Bulacan. And Coach Egbert ng Manila, Philippines. Yan, sige. Bati muna kayo. Hello, hello. Good evening. Good morning sa lahat ng viewers natin sa iba't ibang parte ng daigdig because we know that Live Good is global, no? So maraming nakakapanood sa atin. Hi, everyone. Man, thank you, Coach Oscar ng Calgary. Yan. Coach Allen. Yes, thank you, Coach Reynold, for inviting me. And of course, very exciting yung ating live stream today or tonight, kung nasan ka man, because na-inspire tayo dahil Diamond ang ating kakausapin at syempre bibigyan niya tayo ng maraming tips at mga, syempre, mga strategies kung paano rin tayo maging Diamond. Kaya excited na excited kaming lahat. Coach, Coach Reynold, go ahead. Yes, thank you, Coach Allen. Yan, syempre, Coach Egbert Padilla. Padilla. Hello. Hello. Good morning Egbert, sa lahat. Hindi mo ba kamag-anak si ano? Si sino nga ba yung Padilla? Ako. Na-issue, no? Kapitbahay. Daniel Padilla. Kaya kapitbahay namin sila dito sa Fairview. Kapitbahay. But anyway, good morning. Good morning. Good morning sa lahat po ng mga nanonood ngayon at nakikinig sa amin. Ito po ngayon, yung mga nagpaplano po na mag-transition online, ito na po yung pagkakataon natin. No? Marami tayong matututunan kay Ma'am Jessa po. Ayan. Tsaka yung mga gustong magsimula ng Live Good Business. Yes. Thank you, Coach Reynold, for the invitation. Salamat po, Sir Egbert. Siyempre, papakilala natin si Ma'am Jessa. Ocbeña, yan. Pero bago yan, no, siguro patiin muna natin si Live Good ng happy birthday. Timing pala itong podcast natin. Happy anniversary. Happy birthday pala ni Live Good. Yan. Happy birthday po sa kay Live Good, Sir Ben Glinsky. Congratulations po. 1 year. And sa lahat ng mga founder ng Live Good, congratulations po. At syempre, doon sa mga lahat ng member affiliate ng Live Good. Yan. Congratulations po sa lahat. Ngayon po, si Ma'am Jessa Ocbeña, yan, laking summer, pero ngayon nasa Kawit, Cavite na. Ngayon, pakinggan natin yung story niya, no? Paano niya nagawa ang maging diamond sa mabilis na panahon? Yun. Kasi kailangan ngayon mabilis eh. Paano siya naging diamond dito sa Live Good? Kahit na wala pang 1 year si Live Good, naging diamond na siya, no? Kasi syempre, sa umpisa, di ba, medyo mahirap mag-invite. Especially, hindi pa alam ng tao si Live Good. Tapos, parang wala pang pangalan. Pero may mga nauna na katulad niya na nakapag-invite ng marami dito kagad kay Live Good. Kaya ngayon, parang inaani niya na yung labor niya nung nag-uumpisa siya. Kaya, yan. Introduce ko na po sa inyo si Ma'am Jessa Ocbeña ng Kawit, Cavite. Yeah. Ma'am Jessa, magandang araw po. Good morning at thank you at pinaunlakan mo kami ngayon. Yeah. Good morning, Philippines. Ayan. Grabe naman yung Tagalog. Nakakatuwa. Diba? Nasa US pero nagtatagalog. Char.
So, ayan. First things first, syempre, salamat sa Lord sa ating time ngayon and yung kalusugan, yung ating pretty smile, syempre. At saka yung blessings, kasi blessings overflow talaga ngayong umaga. So, ayan, shinare ko yan po sa aking mga GC. Dami kong GC, mahigit 50. Tapos, tawag dito, so natutuwa naman ako, shout out to my team, team influencers, under kay Coach Santi Valenzuela, team Elevate, shout out po sa lahat. And salamat po, unang-una syempre kay Coach Reynold, kasi nakakatuwa yung salitang persistent, di ba? Sabi nga nila, tsaga lang si sir sa pag-i-invite sa akin kasi matagal-tagal niya na din akong ini-invite. Di nga po ako makapag-commit. Pero siguro nga po kalooban ng Lord din na makapag-share tayo ng something valuable for our Live Good community. Ano po? And then also, hello po kay Sir Allen. Actually, ang tawag ko po hindi mga coach eh. Sir talaga, I do respect everyone. So, sir, ma'am, hello sa mga nanonood sa ating ngayon live stream. Kay Sir Egbert, no? Sir yes. Egbert Padilla and Sir Oscar Cesante. Ayan. So, hindi po natin, di ko po kayo kilala, pero I am super blessed to be invited in this kind of live stream kasi nga, sabi ko lagi sa sarili ko, I am not in front of the camera mag-work. I really work with Live Good at the background. Kasi ayoko nang nakikita nila ako in person. Pero hataw na hataw ako at the back of the camera. Kasi nga, hindi kasi ako nasanay yung familiarity ba, di ba? Pero sabi, natutuwa ko dun sa Zoom ni Coach Janet, sabi niya, visibility is credibility. After all this time, nag-diamond ka na, tapos di ka nakikita. So, kailangan nung makita, Miss Jessa, nasaan ka na. Pero natutuwa naman ako kasi nga, kahit na ganun yung work natin at the background, I really love working na hindi ako, di ko type yung panay kinakongratulate ka, panay, ang daming sinasabi sa'yo, ayoko nang ganun. Basta pag nag-work ako, I put everything, I put 100% sa work ko. Kasi alam ko, at the end of the day, ako pa rin naman yun, di ba? Mako-congratulate ko pa rin yung sarili ko kasi I have given my best 100% each day na nag-work ako sa Live Good. So, ayan, maraming salamat po ulit from the bottom of my heart. At saka, grabe no, kapag diamond ka pala, ganito yung feeling. Pero maraming nag-i-invite sa'yo ngayon, Daya. Oo, maraming nag-i-invite sa'yo and doon ka talaga lalabas. Kahit anong tago mo, ilalantad ka nila. Ayan. Umpisa so, natin, no? Apo, natutuwa lang ako. Based dun sa nabanggit mo kanina, pero bago yan. Batiin muna natin sila. Facebook user, yes, watching from Marikina, ayan. Si Ma'am Girlie, apply namin yan. Girlie, yay! Happy first year sa ating lahat. Sa yan, diamond. Happy birthday daw, Live Good. Yan. Good morning, Ma'am. Good morning, Coach Jessa. At sa inyong lahat, mga coach. Watching thank you for watching. Yan. Yan. Pwede nyo po ilagay kung mga taga-sampo kayo para mabati namin kayo. Na. God bless, Ma'am Jessa, mga coaches. Yan. Shout out po Sir Rene Suiman ng Canada. Alam ko taga Canada siya. Ayun po pala taga Canada no? Dito no. Oh, marami. Yes. Nabanggit mo kanina Ma'am Jessa. Nasa background ka lang pero nag-diamond ka. Yes. Na hindi ka man lang parang hindi ikaw yung nasa nakikita ng mga tao. So possible pala na maging successful ka. Kahit hindi ka nakikita, no. So may mga iba-ibang paraan pala para maging successful dito kay Live Good. Pero hindi posible 'yon kung ano, kung wala ka ring kasamang or ka-team na naka-front, 'di ba? So parang teamwork kayo. So merong naka-front tapos ikaw ay nasa likod pero at the same time sabay kayo nag-grow. Maganda yung nakasama mong ano, ka-teammate pag ganun. Yan. Kaya yun,
So, yun, no? Parang isang aral na rin yun, no? Maghanap tayo ng mga ka-team natin, ng mga kasama, na yun, pursige nung katulad natin na pupursige na maging successful dito kay Live Good. Yan. Coach so, Reynold. Sorry. Go ahead. Ikaw muna. Excited lang ako, Miss Jessa, magtanong. Siguro para malaman rin ng mga kasama natin. Bago ka napunta sa Live Good, ano ba ang iyong pinagkakaabalahan? Sino si Miss Jessa bago naging diamond sa Live Good? Ayan. Konting background, ayan. Para at least makilala ka ng maraming viewers natin ngayon. Go ahead, Miss Jessa. Ayan. So, okay. Gusto ko yung nagtatanong ano po. Kasi pag nagtatanong ka, nagsishare ka, tapos yung sinasagot nila, natututo ka din. Okay. So, let me introduce myself first. Ano po, I am Miss Jessa from Kawit, Cavite. So, laking summer po ako. Shout out po sa mga waray nun dyan na nagli-live good. Congratulations. I am a mother of two. Ayan. Tapos, dito na po kami nakabili ng bahay sa Kawit, Cavite for almost 13 years. Ngayon, bago po mag-live good, ano po ako eh, I used to be a fitness license, Zumba fitness instructor, way back 2019. So, ang forte ko po is salsa, and then yung reggae, and then yung... Tingnan mo, nakalimutan ko na. Basta Zumba fitness po, talagang bugbugan yung ano, yung mga aerobics, ganun. So, for almost 3 years, 2019, no? Yun, maganda naman po yung work, at saka may sarili kang pera, masaya, at the same time, healthy ka pa. And then, di naman natin in-expect na dadating yung pandemic, yun, na... nag-stay tayo sa bahay and then nawala yung routine ng ating trabaho. But then again, siguro nga sabi nga nila in every uncertainty there comes an opportunity. Tama? So nangyari, nakapasok po tayo sa online business. So at my 35 years old, dito ako na-involve sa network marketing. Una, syempre, yung pa-scroll-scroll ka lang sa Facebook, nagtataka ako kung bakit merong mga kumikita sa Facebook. Anong ginagawa nila? So, mapakialam kasi ako eh. Nag-stalk ako sa Facebook, sa kung saan-saan. Ano yung mga pinopromote nila na pwede kang kumita sa Facebook? May cellphone ka ba? May wifi ka ba? May data ka ba? Diba? Pwede kang kumita ng, sabihin na natin, 1,000 pesos a day or how much is that? So, out of my curiosity, nag-YouTube ako. Sabi ko, paano nila kinikita yon? Siyempre, magta-try out ako, di ba? Pag hindi nag-workout sa akin, lipat na naman ako sa iba. Tapos, there comes one person from ibang bansa na nag-offer sa akin. Sabi niya, gusto mo bang sumali? Ano po ba yun? Tapos, ililibre niya daw ako ng account, ganito, ganon. So, that was the first time na I joined from an online business. C1, kung matatandaan ko pa, Crowd1. So, yun. Crowd1. Di pa ako maalam sa mundo ng network marketing na nauuto pa tayo, di ba? Naloloko pa tayo, nauutangan pa tayo, nagagancho pa tayo. Dumating ako sa mga ganong pagkakataon na malambot kasi puso ko talaga eh, di ba? Ano lang ako, bigay lang ako ng bigay, oo lang ako ng oo, yes upline lang ng yes upline. Hanggang sa, dahil may mga training pagdating sa network marketing, ayan, nag-umpisa na ako sa panonood ng YouTube. Ang naging office ko, kusina. Ang naging unang table ko doon, ibabaw ng washing machine. Tapos may isa akong notebook, may isa akong ballpen. Every morning, I guess it's 4 a.m., makikinig na ako kay Jim Rohn. Yung audiobook po ni Jim Rohn. And then, ayan na. Hindi naman,
nakakaintindi naman tayo ng English, eh, pinupour out ko yung sarili ko ng mga learnings. Kung may English, may Tagalog. So, search ako ng mga ganon, motivation. Ah, may mga training pala pagdating sa ganito. Eh di, syempre, empty cup tayo lagi. Nag-aral ako hanggang sa... Pag nagtanong kasi ako, alam ko na yung sagot. Susubukan lang kita. Susubukan lang kita sa sagot mo kasi napakinggan ko na eh. May nakuha na akong idea. Subukan kitang tanongin. Pag sumagot ka sa akin ng tama, I have something to learn from you. Pero pag alam kong hindi sapat yung sagot mo, mas may alam pa rin ako. Diba? Ganun yung dating sa akin eh. And then, pagkatapos po dun sa C1, nakaranas tayo ng sari-saring experience. Pero I am thankful from that company kasi nga natutuwa ko. Dumating po yung next company, I was being shared. Kumbaga, na-sharean ako ng, eto na, yung applying ko na si Coach Santi. Dito ko naman nakita yung kanyang magandang leadership. Sabi ko, may tao naman akong susundan, may tao naman akong pagkukunan ng motivation at saka learnings. Marami kasi siyang marami siyang alam na hindi ko alam. Sabi ko nga po sa inyo, I became a diamond but I didn't know anything from the network marketing business. I only learn from these people na talagang pinagkunan ko ng lakas, pinagkunan ko ng inspirasyon, pinagkunan ko ng karunungan. Yung mga natututunan nila kasi gain mo na 'yon. Pag yung mga nagkamali sila, huwag mo nang gayahin, di ba? So, kung ano yung mga narating nila at natutunan nila, kinikip ko yan sa sarili ko na ano ko siya, tawag dito, ginawa ko siyang motivation. So, yun, sinundan ko lang sila and then natuwa naman ako kasi sabi ko nga, kung meron man akong susundan na upline, syempre yung may alam, yung may narating na, di ba? Ba't ka naman susunod sa mga nega at wala namang resulta? So, yun. And then, we are blessed kasi we became the first top leaders in the Philippines dun sa previous company namin, yung pangalawa ko pong nasalihan. But then again, sabi nga nila, no guarantee, only opportunity. Ang siste, nawala siya, as in nag-give up na kami dun. Yun nga, out of uncertainty, dumating po si LiveGood. Still, sumama pa rin ako sa upline ko kasi sabi ko nga, wala naman akong ibang susundan kundi yung nagturo sa akin. So, shout out to my upline, Coach Santi Valenzuela, and I will always be very grateful to him kasi nga, hindi ko naman makikilala si LiveGood kung hindi dahil sa kanya. And yun po ay kasagsagan ng aming breakdown, kasagsagan ng aming nawala lahat. Diba? From the previous company, pinatikim ka ng pera. Kahit pa paano ay pinaginhawa ka, pero pinatikim ka lang. Wala pa dun yung success na sinasabi. So, pagkasadsad namin from the previous company, the good thing kasi pinaka mababa naming, kumbaga dark tunnel, nandun yung light. At yung light na yon alam kong yung opportunity na in-offer sa akin ni Coach Santi. So, pasok ka sa Zoom, sabi niya, kinig tayo, tapos maganda to. Yun lang ang offer niya sa akin. Tapos binigyan niya ako ng link ni Coach Fernan kasi si Coach Fernan at si Coach Ferds pa lang yung nag-speak doon. And then narinig ko ngayon si Coach Ferds. Kumbaga, comfortable siya confident siya mag-explain ng complan. Ang sabi ko nga po lagi kapag in-interview ako, the reason why I joined LiveGood is because of the name of the company. LiveGood, 'di ba? You will really live good in LiveGood. Kasi nga positive yung dating sa akin nung na 'yan, yung pangalan ng company. Sabi ko, wow, ang ganda. So as the time goes by, nung nakikinig ako ng Zoom ni Coach Ferds, pinipicture out ko na yung mga sinasabi niya. Wow, ang galing. Paano ba yun? Kikita ka ng 45 million? Possible ba yun? Yung mga ganun nasa isip mo na, gusto mo ba na kumita ka ng ganito month after month? Sabi ko, ay wow. Ganito na yung nangyari pagkatapos ng Zoom, hindi na kami makatulog.
wala na, nag-aalam na yung damdamin. Ay wow, sabi ko, tara na, workout na natin. Pagdating ng kinabukasan, nag-goal talaga ako na magkaroon ng 100 invites. After 1 week, congratulations to me, may nag-join sa akin tatlo. Opo, may nag-join sa akin tatlo. Tumutuwa na ako na syempre, may nagtiwala sa iyo, tatlo out of 100 invites, di ba? Ngayon, ang pinakauna ko pong income sa LiveGood is $25. Diyos ko, kumakabog na yung dibdib ko nun. Sabi ko nga, yung pinuhunan ko na 3,000, bumalik na, di ba? $25. Pero ang kagandahan kasi, hindi ko siya tinignan. Hindi ko siya tinignan na ang tawag dito, kumbaga problem. Kasi yung iba nalulungkot, di ba? $25 lang yung kita mo. Ako hindi, Diyos ko, tumatalon na ako sa tuwa nun. Tapos, sige, hataw ulit, hanggang sa mangyari na sumunod kong income ay $50 na, sabi ko, nagdadalawang digit, nagtatatlong digit, nakakatuwa. Dollar pa, di ba? Nandito ka lang sa bahay eh. Tapos, eto na, dumadating na yung pagkakataon na, hello ma'am, would you like to look at this opportunity? Baka gusto mo sumabay kasi pioneering pa lang tayo. Baliw na baliw ka na mag-share ng LiveGood. Tapos dumadating sa time, ibablock ka pa. Aray! Diba? Opo, totoo. Kahit nasabihin na nasa ano ka pa lang, mababang level ka pa lang dyan sa LiveGood, binablock po kaya ako. Oh. Pero ngayon, Diamond ka na, mas madali na bang mag-invite pag Diamond? Or binablock pa rin po ako. Shoutout muna kay Coach Sal Jumaman. Hello. Hello, Coach Sal. Ayun, Coach Diamond. Diamond leader din from Las Vegas. Yeah. Binablock pa rin po. Kahit na Diamond ka na. Yes po. That's a reality. Kasi nga, lalo na yung mga binalikan ko po na naging invite ko. When I said to them na, God is good kasi nga dahil sa workout natin na hit natin yung diamond, baka gusto niyo po sumabay sa akin. Kumbaga yung pride na lang yung gumana, i-block ka na lang. Alam nga namang makita ka nilang nagtatagumpay, masakit yun, no? In-invite mo sila umpisa tapos nag-diamond ka sila nasaan, no? Diba? I-block ka na lang nila. Pero hindi naman ako tumigil eh. Parang naging ano ko pa yan, naging motivation ko pa sila. Ay talaga ba? Sige lang. Hindi kita ibablock, pero pagdating ng araw, i-unblock mo rin ako. Kamusta na kaya si Miss Jessa? Baka ayaw niya makita yung mga result mo. Ayan nga po, di ba? Mahirap talaga tanggapin kapag gaganon. Hello, Coach Halle. Tama. Ayan. So, ayan, thankful ako kasi February 16 po. Di po ba January 18 po nag-join sila Coach Fernan. So, just a month lang ang pagitan. And then, sabi ko nga po, wala naman sa aga ng nag-join yan or sa late ka. Pag talagang decidido ka, maabot mo rin ng diamond. I hit my diamond rank 7 months. And exact 80 days po, na-hit ko yung platinum rank. Pero ang kagandahan po dun, kasi yung 90-day goal natin, di ba po yan yung crucial part pagdating sa business natin. Ginol ko talaga, actually, kung makikita nyo po yung aking dream board, ayan o. Yan. So mga nakasulat po yan dyan, kailan ako nag-bronze, nag-silver, nag-gold, nag-platinum, nag-diamond, nakasulat po yan dyan sa mga notes ko. Ako yung tipo ng networker na student. I always say that I am a student. Wala akong may pagmalaki, wala akong may showcase na something na mapapawaw kayo. Kasi wala naman po eh. Ang connection ko po ay umiikot lang sa bahay. Hindi ako marunong sa corporate world, wala akong alam sa labas. Sadyang when I became a mother for almost 10 years mahigit, umiikot lang sa bahay ang buhay ko. Kaya nga lagi ko sinasabi, sino si Miss Jessa? Taong bahay lang po. Pero dito sa pagiging taong bahay ko, nabuksan yung isip ko na kumbaga nauntog ako sa katotohanan na no, you do not need to be a housewife lang. Kailangan may mabago sa'yo. Kasi wala namang magbabago. Punta kayo mo, ang dami kong sinayang na panahon. 10 years, ha?
10 years, pwede pala akong yumaman. Hindi ko alam. Pero ang kagandahan, kasi the right timing, the right vehicle, the right people, the right opportunity, nandito, binigay sa atin ni Lord. And that is live good. Ayan. Ganda ng ano, ng storya ni Ma'am Jessa. Ibig sabihin, yung mga, kung nakikinig kayo, no, yung mga kasama natin dyan, kahit nasa bahay lang kayo, since online naman tayo, online, pwedeng-pwede sa inyo to. Katulad ni Ma'am Jessa, nandito lang siya sa bahay lang siya. Yes. Pero naging diamond siya na nag-share. Kaya yung mga kasama nating OFW, kahit mga, basta may internet, pwede na yan. Tapos yung nabanggit niya rin kanina, yung estudyante pa rin siya, kahit na diamond siya, no? Estudyante pa rin siya ng, ano, ng, yes, ng business. Kasi lalo na pagdating dito sa online, no? Ang bilis talaga ng, ano, ang bilis ng, yung mga upgrades. Transition. Yung mga natutunan natin last year sa online marketing, maaring, ano na, hindi na siya applicable this year. Kaya kailangan, obsolete na. Obsolete. Kailangan talaga tuloy-tuloy yung pag-aaral natin dito sa online. Yan. Opo, sabi nga po ni RDR, di ba? If you stop learning, you are dying. Oo, oh, yan. Yeah. Kanino ko ba narinig yun? Kay, sino ba nagtano na? Kay Raymond De Los Reyes. Nakikinig yung YouTuber. Ko. Yung yes, content creator. RDR. Pero kay RDR Talks. Kay Pat Riley ko rin yata narinig yun. If you stop learning, you are dying. Ayan. Ay, nakakatuwa. Yes, sir. Gusto lang malaman para ano, malaman din ng mga audience natin. Nung nagsimula po kayo sa Live Good, paano niyo po siya sinimulan? Curious po kami kasi nabanggit niyo po na hindi kayo nagpapakita sa camera. Kayo. Paano nyo po sinimulan na ano, step by step po yung sekreto ninyo paano kayo naging diamond from the scratch, gaya po na nabanggit ninyo, nagsimula po kayo, wala lahat, walang social proof, wala pong mga may pagmamalaki sa kung ano man. You really started from scratch and ngayon po, estudyante pa rin ang turing nyo sa sarili nyo po. Yan, ganda ng tanong. Madalas po yan tinatanong sa akin ng mga gustong magpa-mentor. Excuse me. I started Live Good with my biggest why, syempre. Kasi ang unang itatanong kasi sa iyo, bakit ka mag-live good, 'di ba? Matik ang tanong 'yan eh. Pag may nag-invite kasi, pag nag-invite kasi ako tapos ma'am interested ako, ang unang itatanong ko, bakit ka po mag-live good? Ano nagustuhan mo sa Live Good? So in-apply ko yun sa sarili ko. Bakit nga ba ako mag-live good? Bakit ko ito hahatawin? Anong gagawin ko? Ano unang gagawin ko? Since ako ay may mentor, tinuruan ako ni Coach Santi. Wala naman tayong alam. Sabi ko nga, binigyan niya ako ng script. Tinuruan niya ako paano gumawa ng script. And then yung tinuturo niya po na memory jogger. Kasi sabi niya nga po, hindi nauubos ang prospect. Di ko alam yun ha. Ang alam ko lang kasi na prospect, kapitbahay ko, kaliwa, kanan, harap, likod, taas, baba. Ayan lang yung mga prospect ko. So hindi ko alam, may memory jogger. Tinuro niya sa akin memory jogger. Actually, madami akong notes. Yung mga malaman-laman ko, yung mga Zumba friends ko, nasa 3,000 plus. Pero the good news, wala po nag-join sa kanila kahit isa. Ayan. So, nag-umpisa po ako talaga. Gumawa ako ng script. Meron po akong mga notes. Ayan. Nandito po yung mga tao na in-invite ko. Kung makikita niyo po. Ayan. Sinusulat ko po yan. Yung mga learnings ko from the training. Nandito yan. Hindi lang talaga ako hindi lang talaga ako showy. Pero pagdating po sa Facebook, never akong tumigil. Di ko pa maalala na nag-absent ako sa Facebook sa pagpo-post po sa Live Good. Dahil wala pa naman po akong result, gumamit po ako ng resulta ni Coach Fernan, ni Upline. Yung resulta ko, kahit $25 lang, bawi ko na yung puhunan ko, $50 lang. And I invite people with all honesty. Kasi nag-uumpisa pa lang naman eh, anong ipagyayabang ko? Uy, kumita na ako ng 1 million dito, isang linggo pa lang ako. Depende ganun. I started with all honesty. Hi ma'am, good morning. We have magandang business opportunity. Baka gusto mo sumabay, bago pa lang po ako dito, ganito. Hindi po ako nag-attempt na mag-invite, inviting na
magyayabang ako, ito na yung kinita ko na hindi naman talaga akin. Hindi po. Kasi alam ko, pagdating ng araw, babalikan niya ako. Sinungaling ka pala. Ayoko nang ganun. I started with all honesty na, ma'am, nag-umpisa pa lang ako. Ito pa lang yung income ko. Pero nakita ko na, na-i-transfer na sa akin ni Coach Fernan yung vision na possible na tumagal ang company na to and then maraming mababagong buhay. At isa na po tayo doon kung sasabay tayo. Diba ganun? Ganun lang ako. Nag-start lang talaga ako sa scratch. And then, yung script ko po, pinapalipad ko po yan. Pati yung landing page ko po, yun nga pong kagandahan sa LiveGood. Di ako tumigil kahit na nagmumukha akong tanga, ibablock ako nila. Sige lang, go. Minsan, syempre, di naman tayo robot. Nasasaktan tayo. Eh, di lalapit na naman ako sa upline. Upline, ayoko na. Sakit ah. Pablock ako. Nakakaano. Kumbaga, nagagalit ka sa sarili mo kasi binablock ka. Pero yung totoo, the more na binablock ka, the more na tumatapang ka eh. Ganun, di ba? Kasi nga, may pinapatunayan ka. What Jessa wants, Jessa gets. Lalim na na. Opo. Yeah, thank you, thank you. So ganun pala, kahit na pag nag-uumpisa ka, syempre, i-share mo lang kung ano yung talagang meron. So, yung belief sa company, yun ang nagpalakas talaga ng loob mo na mag-share kasi naniniwala ka sa company. Naging mas madali mag-share kasi ano, alam mo na yung tibay ng company is tatagal. Ayun. Ang tanong pa nga sa akin eh, paano pag ilang taon lang daw yan na ano na mawala yung company. Babalik ko yung tanong niya. Paano pag hindi? Yun nga. That's the big question. Paano pag hindi? Nasaan ka? Laki na nang kinikita ng mga diamond, yung mga hindi pa rin nag-join, naiwan na. Yes, pa. Ayun. Shoutout po sa dami nating viewers, oh. 42 viewers. Maraming fans ni Ma'am Jessa. Yeah, lagay niyo po kung mga taga-saan po kayo. Kung may question po kayo para kay Ma'am Jessa, lagay niyo lang din po dyan sa comment section. Ayun, si Coach Oscar. Coach Oscar, no? Coach Ale, may tanong ka ba kay Ma'am Jessa? Yes, may tanong kay Ma'am Jessa. So, thank you, Ma'am Jessa. Just imagine, guys, yung sabihin, nag-diamond siya ng hindi nakikita. Hanggang ganyan talagang mind-blowing para sa akin yan. Parang, wow, pwede pala yun, di ba? Uh-huh. So, nakakatawa, nakaka-inspire. Mas lalo kami na-challenge, Miss Jessa, kasi kami, araw-araw kami lumalabas sa social media. Ikaw hindi, pero nag-diamond ka. nakakatawa. So, anyway, Miss Jessa, ito yung next question ko. Siyempre, na-mention mo kanina, ikaw ay nasasaktan din, ganyan. So, kapag nare-reject ka or you feel down, sumagi ba sa isipan mo na ayoko na? Kung hindi naman, hindi sumagi or napaglabanan mo, ano ang mga ginawa mo para huwag kang ma-down, hindi ka mag-quit? Kasi siyempre, hindi lang naman ikaw o ako nakaka-experience yan. I believe that yung mga ibang members na nag-uumpisa or nag-i-struggle ngayon, they are experiencing the same thing na nare-reject sila, nasasaktan sila. So ano yung mapapayo mo sa kanila para wag sila mag-give up? Yan, Miss Jessa. Ayun. Ganda ng tanong. Thank you po. Dumadating po talaga tayo dyan sa part na nare-reject ka tapos feeling mo ayoko na talaga, Lord. Ayoko na, give up na ako. I can share you a little of my experience when I was about to hit diamond. 80 days na hit ko po yung platinum. Then hataw na ako na, i-workout ko na. Kahit platinum pa lang ako, ang dami nagtatanong sa akin, Miss Jessa, how did you do that? Nandiyan ka na sa platinum, ang bilis mo lang. 7 months po I hit my diamond. And shout out to my team kasi lagi ko pong sasabihin sa inyo, wala naman po itong diamond kung hindi po sa tulong ng team ko. Kasi nga, di ba, sila yung nagpaangat sa'yo sa rank na to. And then, dumating ako sa punto na, syempre, wala ka namang ibang lalapitan kundi yung mga mentor mo.
tatanong ako ng tulong kay Ma'am Catherine Santiago, magpapalakas ako ng loob, kay Coach Santi, syempre, tapos sa ibang leaders ko na nag-work, yung mga direct ko po na nag-work, kinakausap ko po sila, dumadating sa punto na hindi rin nila ako kinikibo, hindi ko alam kung bakit, pero wala akong tigil ng kaka-follow up sa kanila, tapos hindi ko inisip na itigil ko na to, kumbaga mag-give up na ako, kasi nga nandiyan ka na sa peak eh, konting-konti na lang yung aabutin mo, konting-konti lang yung tatrabauhin mo. I made a mistake on that part. Bakit? Kasi nga, sa kagustuhan kong mag-diamond, sinarili ko. Sabi nga nila, lahat ng balakin ng tao, Diyos lamang ang nagpapatupad nito. Diba? Marami tayong gusto mangyari sa buhay natin, pero pagka kinalimutan mo si Lord, walang mangyayari. So, during that midst, kalagitnaan ng challenge ko sa platinum to diamond, sinarili ko yung trabaho. Parang nagmukha akong selfish, nagmukha akong, bayan, ang tagal, ang dami kong ginol dito, nakasulat pa nga eh. Dapat sa ganito, mag-diamond na ako, dapat sa ganito, hindi ko na naman nakuha, gold na naman ako, dapat sa ganito makuha ko na. Nakalimutan ko si Lord sa part na yan. Na sobrang kagustuhan ko mag-diamond. Naiyak ako. Okay lang, Miss Chesa, okay lang. Minsan mapapapokus ka sa ibang bagay, pero mahirap. Nakalimutan ko si Lord sa part na yan kasi sabi ko nga, masyado kong selfish. Di mo naisip na when you were starting, God was with you. Tapos binigay niya yung mga tao na para sa'yo. Tapos hitting to the rank diamond. Parang sabi ko, nakalimot ako kasi nga sinarili ko yung trabaho. I didn't ask for guidance, Lord. Ano na ba? Parang sinisi ko pa si Lord na 200 katao na lang yung kulang mo or 350. Kailan pa ba? Parang galit ako sa Lord nung part na yun. Nagsusumbong ako sa upline ko. Ano ba yan? Tagal mo nang nag-diamond, di kita masundan. Ganun. Diba? Nag-ano ako, kumbaga, parang feeling ko doon, makasarili ka naman masyado. Kasi nga goal ko, ayoko mapahiya. 6 months na nasasaktan ako pag sinasabi ni Coach Fernan, 6 months lang makukuha mo yung diamond. Nasasaktan talaga ako, promise. Sabi ko, 6 months na hindi ko nakuha yung diamond, so masakit. Tinatamaan talaga ako pag nagsasabi si Coach Fernan yan. Kaya kung bakit gusto ko makuha yung diamond yung 6 months, pero hindi yung pinagkaloob ni Lord. Kasi nga, sabi ko siguro kasi, naging selfish ako sa part na yan, naging makasarili ako. And then, dumating yung event, September 22, kinabukasan, birthday ko, Lord, birthday mo na sa akin yung diamond. Hindi pa rin nangyari. So, pagkatapos ng event, nalungkot na ako. Kasi nga, kahit na birthday ko, di ko nakuha yung event. Parang feeling ko sa sarili ko, napahiya ako. Mayabang ka kasi, ganun-ganun. Pero sinisi ko yung sarili ko. Lagi naman ako pumunta sa simbahan. Niluhod ko yun, iniyak ko yun, Lord, ayoko na. Sorry, kasi nga, di ko naalala na nandyan ka pala. Ang sabi ko lang, bahala na po kayo kung alam ko namang magda-diamond ako, pero hindi ko alam kung kailan. Basta nandyan na ako sa diamond. Ang iyak ko sa simbahan, kung matatandaan ko, may naglilinis doon, tapos ang lakas ng hagulgul ko doon, Lord, sorry, kasi nga, hindi ko naisip na nandiyan ko pala. So, kung kagustuhan mo na mag-diamond ako, thank you, pero kung hindi pa, thank you din. Pero sorry, kasi hindi ko naalala na may Diyos pala. Diba? Sorry. Talaga. Okay lang. Kasi diamond po talaga yung ginugol natin. Sabi ko nga sa inyo, when I was working with Libgood, nag-uumpisa pa lang ako, 6 na copy ng diamond, dinikit ko sa CR ko, sa kwarto ko, sa dreamboard ko, sa aparador ko, lahat. Basta saan ko makita, magda-diamond ako. Wala kayong magagawa, magda-diamond ako. Yan pa lang yung rank na yan, ha.
Pero naging ano ako, naging natutunan ko yung lesson going to the top. Pagka talagang sinarili mo yung mundo mo at walang guidance ng Lord, kahit ano pang gustuhin mo, walang mangyayari sa'yo. Pero pagka sinuko mo sa Lord, after 3 days, pakita ko yung back office ko. Matalon ako sa suwa. Ganyan na nga ako. 250 people in 3 days? Wow. May humataw. Kung ano yung talon ko ng nag-diamond ako, sobra-sobra na ako. Pasasalamat, humahagulgul akong yakap sa mga anak ko kasi nga, alos-alos, walang kain, walang tulog. Kasi you are talaga working at the background. Hindi niyo ako makikita sa Zoom, wala. Ayun, working. Miss Jessa, yes, curious lang ako, no? So, nakita namin yung heart mo, kung paano ka talaga committed dito sa Live Good at yung commitment mo para maging diamond. Curious lang kami, what is yung parang typical day mo? For example, pag nag-umpisa ang araw, ano ba ang ginagawa mong activities? Parang ano yung nangyayari sa loob ng isang araw sa'yo? At yun ang gusto naming malaman kung paano. Ito ikaw yung ba before diamond. Ano na? Ito yung before diamond, Coach. Oh yes, before diamond. Parang what is your typical day? Pag-gising mo, Live Good ba ka agad? Ano ginagawa mo? May kinakausap ka ba? So what is your typical day? Yan. Go ahead. Tapos ang follow-up dyan, Ma'am Jessa, ano naman yung nung naging diamond ka na, ano na yung naging typical day mo? Di ba po sabi nila, consistency breeds momentum. So, yung pagiging consistent ko, every time I start the day, kasi gusto ko kung anong bungad ng umaga sa akin, ganun din ang bungad sa lahat ng GC ko. So, when I wake up in the morning, syempre, nandiyan pa yung baby, di ba? Hindi naman ako makafocus sa laptop or anywhere, basta cellphone lang. I started the day, syempre, nasa mindset mo na si Lord na yung bahala for the whole day ng trabaho mo, mula sa family mo, sa health mo, sa mga bata, hanggang sa trabaho mo, siya na yung bahalang, kumbaga, mag-ano sa buong araw mo. So, I started every day, syempre, yung GC ko, kailangan buhay po siya sa umaga. Kasi nga, kung ano yung ibababa ko sa GC ko na positive, magbabounce back yon sa bawat isa. So yun, ang pinaka-time ko po talaga ng work is pag natulog na yung baby ko. Yun na yung nakakapagbigay ako ng oras ng 2 to 3 hours, mga like 11 a.m. hanggang 1. Or most of the time po, gising po ako ng madaling araw. Bakit? Yun po yung pinaka maayos niya natulog. And ang itinatagal ko po sa madaling araw is minsan hanggang alas 4 ng umaga. Bakit? Kasi nga, naging ano ko na din, naging routine na gising po yung mga business partners natin sa ibang bansa. So doon ako naka-focus. Dito sa Pilipinas po mga tulog, 'di ba? Iliban na lang kung patay ka magtrabaho sa Live Good. Gising po ako ng madaling araw and then doon po ako nagpa-follow up. And the good thing naman na may mga nakakausap pa tayo. And then during that time, doon po ako nakakapag-isip ng mga idea. Doon po ako nagsusulat. Doon po ako nagre-review ng training. For example, hindi ko napanood na pakinggan ng buo. Doon ko po nire-review yung mga training ng ano natin, ng DMW or anyone from these people na kinoconsider ko pong mentors. Yan po yung aking me time. Yan po yung aking work time. And then, now that we are on a diamond rank, medyo nagbawas na po tayo. Bakit? Kasi nga po, iba din po pala kapag nag-diamond ka, yung oras mo, which is I'm thankful sa team ko ng mga magagaling na at mas magagaling pa sa akin, salamat sa kanila kasi nga nakapag-create na po tayo ng leverage. So, when I was starting with Live Good, akin lahat, gawa ng banner, mag-welcome sa Facebook, magbigay ng mga motivation. Though hindi naman in person, kumbaga kita dito sa Zoom, di po. Sa GC lang po ako.
Pero nung nag-diamond na po tayo, habang lumalaki yung baby, dumodoble din po pala yung ano no, yung time mo sa kanya. So mas nagiging makulit, mas naagaw yung attention, pero I am still consistent, I am still focused po sa ano ko, sa team ko. Hindi pa rin po ako nawawala, ulitin ko po sa inyo, never ko pang naalala na nag-absent ako sa mga GC ko and sa Facebook. Kasi ngayon lang po yung kinoconsider ko na advantage ko, kasi nga, ulitin ko po, consistency breeds momentum. Hindi naman po ako magkakaroon ng mga directs or mga nag-i-inquire sa akin kung hindi po ako nagpo-posting. And the good thing is, kahit na nasa Pinas tayo, mayroong mga taga-ibang bansa na nagsasign up sa link mo. Diba? So, walang mangyayaring ganun kung ikaw mismo wala kang ginagawa as your IPA or income producing activity. As a mother, napaka-busy po ng oras natin, lalo na sa baby ko. Pero hindi ko po siya tinignan as excuses, hindi ko po siya tinignan as problem, kasi nga always my kids are my biggest why. That's why nagpo-pursue tayo to hit the higher ranks dito po sa LiveGood. So meron ka palang GC, no? So nabanggit mo may mga GC ka. So ang daming GC ba yan or? Yes po, mga group chat po siya. Actually, nagugulat na nga lang ako. Add na naman ako, Ma'am Jessa, baka no, gusto mo sa GC namin kasi nakaka-inspire ka. Gusto namin yung vibes mo, ganito. Gusto namin ma-inspire since ikaw ay diamond, China na. Sige lang, go. Di naman tayo madamot kasi... Po. Kahit di mo ka-team. Yes po, walang kaso po sa akin kasi alam ko yun lang naman yung way ko para matulungan sila, para ma-motivate sila. Kasi sabi ko po madalas na nag-i-invite sa akin, Ma'am, I have nothing to share. Wala po talaga, hindi man ako katulad ng magagaling na presenter na, di ba, wala akong ganun, wala po akong background na si Coach Jay sa ganito ganyan, wala po. Alam ko lang, I have something in me na pwede kong ibigay sa'yo. Na pwede kong i-share sa'yo. Bakit nga, sino ba si Miss Jessa na nakarating ng diamond? Siyempre, meron siyang something na ginawa, meron siyang nalalaman na hindi mo nalalaman. Tama? Yun diba? So, yun yung ina-apply ko. Binibigay ko sa mga group chat namin. Kung, halimbawa, sabihin na natin si Coach Santi ay IT, diba? So, pagdating sa mga IT, magagaling sila sa ano. Pero ang kagandahan kasi, I have the idea, ikaw ang mag-a-apply, 'di ba? Two heads are better than one. Hindi ka magpa-function dito nang mag-isa ka lang. So kailangan lagi kang may kasama. Ayan. Sa posting, kanina nabanggit mo yung posting. May nagtanong kasi kanina kung nag-a-ads ka ba sa Facebook or kahit sa ibang platform. Ayan. Kung mag-advertise. Isa po sa mga weakness ko pagdating po sa ganyan, yung ginagawa nyo po, wala pa akong alam dyan. Wala akong alam sa YouTube. Itong StreamYard, first time mo ba? Yes po. Kaya kinakabahan pa nga ako kanina, baka hindi ako makapasok, Lord. Please help, paano ba to? Ayan. So, wala akong alam sa mga ganyan. StreamYard, nakala ko, dati ka na. Mag-edit ng video, wala akong mga ganon. Wala po talaga akong ganyan. I didn't make an ads. Consistent lang po sa Facebook. And I talk one-on-one on Messenger po. Kasi the simplest way I understand the business, yun lang din po, kasimple pinapaliwanag ko. Hindi po ako magaling mag-present, hindi po ako marunong sa complan, iniiyakan ko pa nga yun noon. Upline, ikaw na nga, naiyak ako. Diba? Pero since si upline ay pushy, ay diamond ka na, ayusin mo na yan, dapat ikaw din nagpe-present, o di push. Okay, kailangan nating iharap yung sarili natin sa tao. Kasi nga, syempre, magdoya mo, tapos di alam yung complan. Nakakahiya, di ba? Ay, alam ko na ngayon, no? Ayan, so, thank you. Kasi talagang, alam nyo ba yung pag may mentor ka, ikaw mismo sa sarili mo, masasabi mo na, wow, nag-excel pala ako, gumagaling pala ako, natututo pala ako, you are proud kasi there is someone pushing you to be better every day. Yan. Kaya ngayon, na-push ka rin sa live stream, ha? First time mo ba itong ma-invite sa live stream?
Actually, yes po. Kaya nga nangangatog yung tuhod ko eh. Sabi ko, ay, wow. Pero, thank you po. Dami natin viewers, umabot ng 60 kanina. By the way, sa mga nanonood, no, lagay nyo po kung mga taga saan kayo para ma-shoutout naman natin yung location. Kasi sa mga katulad namin, mga live streamer, mahalaga sa amin kung nalalaman namin kung nasaan yung mga viewers. Yan. Malalaman lang namin yan pag nilagay nyo sa comment section. So, pakilagay po yung mga location nyo. Ayan. Saka kung Live Good member na rin kayo. May nagtanong lang dito, no? Paglampas ba ng isang buwan, hindi nakabayad sa subscription? Wala na ba pagkakatao makabalik pag nalaglag daw? Paglampas na sa isang buwan na hindi nakabayad. Makakabalik po kasi yung ano natin, yung affiliate natin is one time lang naman yun. Pero sa Matrix, sa baba ka na. Mag-uumpisa ka na uli sa zero. So kung dati may laman na yung Matrix mo, tapos nalaglag ka, hindi ka nagbayad. Pag bumalik ka, doon ka na ulit sa ano, sa ilalim. Pero yung affiliate fee na $40, one time lang yun, lifetime naman yun. So pwede kayong bumalik anytime. Ayun, watching from Hong Kong. Yan. Ano na sila, Ma'am Jessa? Paingi spillover from Jerry. Watching from San Pedro. Yan, thank you po, San Pedro. Shoutout, Zamboanga del Norte. Watching from Brunei. Oh. Nakarating tayo ng Brunei. Layo, Caloocan. Good morning, watching from Cebu and member of Live Good. Yan. Wow, ang galing po, coach. Ganyan din po. Ako nahiya at kinakabahan mag-present. Actually, coach Allen, madalas ako nagla-live stream, di ba? Madalas ako nag-host. Pero ngayon, hindi ako makapagsalita na maayos. Hindi ko alam kung bakit. Na-starstruck ka kay Miss Jessa. Hindi, kanina pa eh. Hindi ko ma-check yung ano ko. Nahalap na nyo ba? Medyo natala ko. Konti. Alam nyo naman, lagi ako nagla-live, di ba? Right. Kaya kung mapapansin mo, Coach Reynolds, sumunggab ako kaagad eh. Sabi ko nga, kaya ka nagla ka nagsalita. Sige, Coach Allen. Alam mo bang message na kita? Hindi ko lang sinin. Ah, okay. Sabi ko sana, take over. And then, nangyayari lang talaga yan. Lalo na kapag yung guest natin. Kasi Miss Jessa, totoo yun na hindi namin ikaw kilala. So, kahit pa paano nangangapa kami. So, isa pa syempre na starstruck kami kasi syempre diamond, tapos ikaw yung diamond na parang bigla na lang bumulaga. Kasi yung alam naming diamond, katulad ni Coach Fernan, visible siya, nakikita namin sa YouTube, Bill, sa diba? Facebook. Halos lahat ng mga diamond na lalaki, visible yan, nakikita namin sa social media. And then here you are, bigla kang dumating na, ha? Sino siya? Totoo yan, nagtaka kami, sino siya? Parang ilang namin narinig. Paano nangyari yun? Yun ba yung mga question? So, yun yung, sa totoo lang, yun yung nakakabilib. Yung tipong hindi mo alam kung saan nang galing, biglang bulaga, diamond ako. Kaya, dun kami na curious, parang tama yung ginawa ni Coach Reynolds na invite natin kasi anong meron? Anong sikreto niya? Anong mabibigay niyan? Tips? Lalo kami ngayong namangha kasi kaming apat, mga nasa social media kami, and there you are, sabi mo, hindi ka nagsosocial media, ganyan. Pero nag-diamond ka. So, ibig sabihin, kahit di ka pala active sa social media, pwede kang mag-diamond. So, yun guys, yun yung sinasabi ni Miss Jessa. Kahit hindi ka marunong, kahit hindi ka maalam sa mga Facebook ads, sa social media, mag-edit ng video, as long as na ikaw ay yung determined at consistent ka na kahit wala ka pang nakikitang result at nare-reject ka, yung tutuloy ka pa rin at gagawin mo yung best mo. And then ayun, igagrant sa'yo ni Lord yung wish mo. Yun yung nangyari kay Miss Jessa. So, alam mo, sa totoo lang, ang learning score, takeaways ko rito, Miss Jessa. Ako, katulad ko, isa sa masasabi kong learnings ko rito is yung sinabi mong kailangan yung consistency kasi it builds momentum. Ako yan medyo nagkaroon ako ng problema diyan, hindi ko natuloy yung momentum kasi ano naman ako, nagkaroon ako ng problema ko tungkol sa whatever. Medyo nagkasakit, kaya ganun. So, okay lang naman yon. So, yun lang yung guys ibig ko sabihin. So, kailangan maging consistent tayo. So, Miss Jessa, eto may question pa ako. Meron pa naman tayong ilang mga minuto. Ang question ko is,
Ngayong ikaw ay diamond na. Ayan, diamond ka na. Siyempre, parang pag diamond ka na, parang, ah, eto na, na-reach ko na yung goal ko. Nagbago ba ikaw na parang, ay, pahinga muna ako, or tuloy-tuloy ako, or ang pinakaan siguro is, ano yung next step mo? Ayan. May bagong goal. May bagong goal ba si Ma'am Jessa? Ayan. Actually, sabi nila, diamonds are forever. Diba? Diamonds are girls' best friend. When I hit my diamond rank, syempre, very, very, very grateful tayo sa Lord kasi nga, pinagkaloob niya sa atin yung rank na yan. Sabi ko nga po sa inyo, sino ba si Miss Jessa? Hindi po magaling si Miss Jessa. Talagang, ano lang ako, maagap lang. Ayoko yung napag-iiwanan. Gusto ko ako yung laging unang nakakakuha ng information. Gusto ko lagi ako yung una na, basta ako yung una. Pero pagdating sa mga gathering, gusto ko lagi ako nasa likod. Gusto ko yung upuan ko lagi nasa likod. Kasi I really do not like in front. Diba? Natutunan ko kasi yan sa isang speaker. Kapag pupunta ka sa isang gathering, dapat you do not have to sit in front. Eh, teka, dito ako sa front. Kasi pwede kang mapahiya sa part na yon. You better be at the back. Tapos i-recognize ka going to the front. Ayan. Anyway, so yon during my diamond rank po, hindi po nag-stop doon. Actually, mag-uumpisa ka ulit sa umpisa. Bakit? Kasi nga, iniisip nila, pag nag-diamond ka, kaya-kaya na yan. Hindi na magtatrabaho yan. Nakaka-create na ng leverage yan. Yes, nandun po tayo nakaka-create ng leverage. But, I'm telling you, if you hit your diamond rank, pag-uumpisa ka ulit. Bakit? Kasi based on experience, ako po sa diamond rank, iniisip nila, kampante ka na. But you really have to start inviting. Bakit? Nawawala yung momentum mo dyan eh. ba? Diba? Akala mo, pag nag-diamond ka, yung weekly mo malaki. Because you are not consistent na makapag-direct ulit. Kumbaga, naging static ka na. Nayaan mo na lang, may monthly naman ako. Paano yung weekly mo? You're not working. So, kailangan continuous, tuloy-tuloy inviting, share your landing page, mag-share ka ng, hindi po talaga kasi ako tumitigil. Kahit na binablock ako, kahit na, Ma'am, I'm sorry, pero thank you sa invitation. Busy na kasi ako dito sa ano ko na company. Okay lang, sige po, Ma'am. If you have time, pag may naka-invite sa iyo, huwag niyo po akong kakalimutan. Ganito 'yun. Follow up lang. Ano ka lang, share ka lang ng share. Minsan nga po, inaabot ako ng alas 2 eh. Mag-share ng mga ano. Kaya lang nire-restrict tayo ni Facebook. 'Di ba? Share ka lang ng share ng ano opportunity. Kanino ko ba narinig 'yon? Kay Sir Andy Bicol, huwag kang matatakot kapag ka nagsagot sila ng no. No, 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 no. Anong kasunod ng no? Yes. Yes. Diba? Nakakatawa. So, kapag ka tumigil ka, ayun yung purpose kapag ka hindi ka tumigil. Ang kasunod ng no, yes. Ang meaning ng no, not now. Diba? Huwag ngayon. Siguro kasi may situation or meron siyang experience na hindi maganda. Malay mo, pag nag-follow up ka ulit, pangalawang beses, pangatlong beses, mag-uuna siya. O diba, ganun? So, hindi po pwedeng tumigil kapag ka nag-hit ka na ng diamond. Consistent pa rin po yung IPA natin. Actually, yung mga nag-join po sa team ko, yung mga under ng mga leaders ko, ako pa rin po yung ano, yung nilalapitan nila, Ma'am, pag-guide naman, three-way call kami, call ako, mag-guide ako kung paano nila gagawin. Meron nga po akong team na malungkot kasi yung leader nila nag-pass away na. So, ako yung nag-take charge at saka yung leader. Ay, sabi ko, ganun po talaga, wala tayong magagawa. Pero, I'm still here para mag-guide po sa inyo. Continuous lang po tayo and then consistent. Kasi kapag ka nakikita ng mga tao na consistent ka, lalo na sa social media, napapansin nyo ba? Dumadami yung followers nyo. Dumadami yung mga friends nyo. Dumadami yung nag-i-engage sa inyo. Dumadami yung views nyo. Tama? Dumadami yung nagsasubscribe sa inyo. Ay, ganon. Continue lang po. Hindi po kailangan tumigil. Meron pa tayong papasukin, aabutin na rank. Kung saan ka mang rank ngayon,
samahan mo yan ng ano ah, samahan mo yan ng sipag, samahan mo yan ng prayer, kasi pag hindi mo pinagsama yon, babagsak ka. Hindi mabilis maabot yung ganun. And also, huwag kang makakalimot sa grupo mo. Yung constant communication, kasi kapag hindi mo sila kinoconnect, hindi mo sila kinakausap, mabagal sila eh. Wala silang susundan. Anong ginagawa mo? Ikaw kasi yung tinitignan nila. Yan. Yeah. Yeah, thank you, Ma'am Jessa. Shoutout ko muna ulit yung mga bago. Yeah, lagay niyo po kung mga taga saan po kayo para malaman natin na. Yan, si Jennifer Latoha. Watch, wow na wow. Thanks po, nakaka-inspire po kayo, Ma'am Jessa. Galing naman ni Ma'am Coach Jessa. Yan. Meron tayong kasama from Kuwait, di si Fernando Paino. Ayan, Sir Edgar, wow, congratulations. From Dasmariñas, ito, ka-team natin. Si Ma'am Merly from Toronto. Meron din taga-US, Kentucky. Ayan, Mona Wood. Congratulations po, Coach Jessa. Sobrang nakaka-inspired po kayo, Ma'am. Ayan, thank you, thank you. Ito, kabayan ko, taga Nueva Ecija, Christina Valle. Ayan, sparing. Di lang pala FB ads ang way para maka-recruit. So kanina nabanggit mo na Ma'am Jessa, may time ka pa ba? Nabanggit mo kanina na ano na nagpo-post ka nang madalas, no? Pero parang ang engagement mo pala hindi sa posting kundi sa Messenger. Nandun pala ang ano. Andun pala yung time mo talaga na nagpa-prospect, nagse-send ng mga ano, makausap sa Messenger. So yun pala ang ano mo. Yun pa lang style mo. Kaya kahit di ka namin nakikita, di ka lumalabas, pero sa Messenger, dun ka pala busy, behind the scene. So, sa tingin ko parang mas ano yun eh, no? Para mas effective yung kinakausap mo yung tao na isa-isa sa Messenger kesa sa posting ka lang ng post tapos mag-aantay ka lang ng mag-hahaw or mag-ano, paano ba yan, mga ganun, di ba? So kahit na hindi ka pa ano, so kahit diamond ka na, nagme-message ka pa rin ng mga ano, random na tao. Yes po, actually nanghihimasok ako sa mga iba-ibang group. so sorry doon sa mga group na nag-share ako ng business. Our only intention is to help and to share the business. Wala namang other intention. Kung talagang ang company niyo ay naglaylo na, bumaba na, nagsara na, you can look at the opportunity na Live Good. Kasi actually, pag browse mo sa Facebook, sunod-sunod, puro Live Good. Ikaw na lang talaga yung magiging curious, ano ba si Live Good? Diba? I am consistent posting in Live Good. Siyempre, nakafollow tayo sa mga leaders natin. Kasi sabi nga nila, kung ano yung pinopromote mo sa Facebook account mo, reflection yan kung ano ka, nasaan ka, anong company meron ka, di ba? Alam nga namang mag-post ka dyan ng mga negam, mga problema, so ikaw din yan. So, kailangan positive, kasi positive attracts positive. At sabi nga po ni Ben Glinsky, lagi lang tayo sa positive kasi positive wins. Amen to that. Yes. Nakita akong post. Coach Oscar, baka may tanong ka. May nakita akong post mo kanina na sabi ko maganda yun eh. Hanapin ko nga. Ah, sa likod lang ako talagang nag-concentrate ako sa panonood eh. Medyo naiyak pa nga ako sa part na ano, sa ang ganda ng story. May nakita akong post niya kanina eh. Hindi ko alam po sa mga Coach Reynold, habang hinahanap mo yung post, siguro magbigay lang ako ng affirmation kay Miss Jessa, kasi kanina pa niya na-mention na wala naman akong alam. Narinig natin yan, di ba? Wala naman ako na sinasabi niya na gusto ko yung ako ay nasa likod lang, ganyan. Pero eto, Miss Jessa, ito yung sa tingin kong pinaka-strength mo aside sa mga na-share mo na, nasabi mo, consistent ka, ganyan. Para sa akin, ang pinaka-strength mo is yung tinatawag kong ikaw ay nakaka-inspire. Kasi pag ikaw ay nakaka-inspire, nakaka-connect ka kaagad dun sa mga tao. And I believe yun yung strength mo. That is why, ano, ang andaming sigurong nagjo-join sa'yo. Kasi sa totoo lang, kahit kami, hindi mo kami kakilala, pero just listening to your story, nakakonect ka na kaagad sa amin eh. Parang matagal ka na namin kakilala eh. Parang bang ganun. So ngayon, dahil because of your story, ang tawag ko rito yung conversion story, napaka-powerful ngayon yung story mo na isang, sabihin na nating ordinaryong, sabi mo ngang
wife na may anak na nandiyan sa bahay, na biglang nag-diamond, that is already a powerful conversion story. In other words, you are giving hope. Kunwari ako, isang housewife rin, nakita ko si Miss Jessa, may anak ako, tapos ganito yung buhay ko. Ang ganda naman ang nangyari kay Jessa. So now, because of your story, nabibigyan mo sila ng hope, pag-asa sa buhay. So dun pa lang, yun na yung tinatawag kong nakaka-inspire ka. Dahil doon nakaka-connect ka. So sabihin na natin, yes, sinabi mo hindi mo masyado alam yung ganito, that's fine. Pero as long as na ikaw ay totoong tao, ikaw ay, when I say totoong tao, kitang-kita yan, transparent na, nakikita namin sa'yo, Miss Jessa. Yun yung na-appreciate namin sa'yo dahil binibigay mo kung anong meron ka. Okay? Totoong tao, sinabi mo, kahit wala pa akong result, sinasabi ko yan. So, yun yung power ng story mo. Kaya dyan pa lang, ay nako, hands up na ako. So, thank you very much sa story mo, Miss Jessa. Dyan pa lang, ako ay na-revive, na-inspire. Kaya Miss Jessa, maraming salamat sa story mo. Thank you for sharing, Ma'am Jessa, for your lovely story and success. No? Galing. Ito bro, paliwanag mo to. Ano yan? Do what others don't today. Sige, to do what others can. Biglang si Coach Oscar pinag-explain, ano? Nandun na nga ako sa likod dahil nakakonsentrate ako kay Ma'am Jessa eh. Ang ganda. Galing na. Inspiring. Yeah. Ito nakita ko sa post ni Ma'am Jessa ngayon. Do what others don't today to do what others can tomorrow. So, ibig sabihin, gawin na natin, no? Hatawin na natin si Live Good ngayon. Aww. Ngayon, hindi yung mag-aantay pa tayo, no? Para sa future, yan. Okay. Makapag-ano tayo. Makapag-leverage din tayo. Katulad ni Ma'am Jessa, may mga leverage na siya. Na pwede na tayong kahit pa paano, maging sitting pretty. So, hatawin natin ngayon para in the future, medyo ano na tayo. Mas madali na. So, do what others don't today. So, ngayon, puyatan. Puyatan, hatawan. Kasi maganda humataw ngayon habang bata pa si Live Good. Yes, exactly. Yan, napaka low profile ni Ma'am at soft-spoken. Yes. Jessa, habol ko lang itong question na to. Hindi ako makakatulog pag di ko ito naitanong. Kasi we're so curious talaga, ang galing-galing talaga. Una-una, we would like to honor you for being a diamond, napaka-humble niyo po. And talagang nakita ko all throughout, I've been moved kasi tama po 'yung sinasabi niyo na talagang si Lord may mga plano talaga siya para sa atin. And sa tingin ko, talagang para sa inyo po itong pagda-diamond. Ngayon ma'am, para mas ma-bless nyo po itong audience natin at dito po sa lahat na nakikinig, para sa inyo ma'am, base, sabi nyo nga po, nare-reject na kayo ng ilang beses dito sa ganitong business natin, no? But still, you consistently pursued it, no? So, para sa inyo ma'am, base sa pag-share ninyo ng business, gaya na sinasabi ninyo, medyo talagang I really honor you kasi shinare nyo siya mano-mano sa messenger. Hindi kayo nag-automate and everything, no? Na talagang, pero nagawa niyo po siya. Ganun, tama po yung sinasabi niyo na ganun kaganda ang system ng Live Good, no? Ganun, yung system pa lang, panalo ka na po. Pero based po sa experience niyo po, ano po ang mas naging effective o nagpabilis ng pagiging diamond niyo po? Sa pag-message niyo mano-mano ng website niyo or pag may message niyo sa mga prospects niyo papunta sa Zoom meeting niyo po sa grupo niyo. Saan po sila mas madaling nako-close niyo po? Nako-convert. Okay. Di ba nga nung nag-umpisa po tayo sa Live Good, pahirapan pa sa part namin. Bakit? Ang nag-i-explain lang si Coach Ferd saka si Coach Fernan. Kumbaga inaano ko pa, dinadigest ko pa yung mga explanation nila about Live Good, di pa tayo masyadong maalam. Pero ang kagandahan po kasi doon sa akin pong mga nai-engage na tao, pagdating po sa Messenger, i-invite mo po sila sa Zoom. Yes, invite mo sila sa Zoom, mag-join sila. Then from that Zoom, follow up mo sila, meron at meron pong mag-join. Kasi na-follow up mo sila.
And nakuha nila yung understanding na yon from the Zoom alone na napakinggan nila. So doon nakakapag-invite tayo, nakakapag-enroll tayo ng tao. Pero yung dalhin ko po sila sa Zoom actually, which is minsan nagiging reason ay busy ako, ma'am. Ang ginagawa ko po, sunod-sunod na na video, yung mga short clips ng video ni Coach Fernan, ni Upline, or yung ibang mga uplines po natin na nag-create ng video. Tapos, magugulat na lang ako one day or maybe a month na lilipas. Ma'am Jessa, maganda pala yung video na sinend mo sa akin. Ayan, gusto ko nang mag-join. Ganun yung nangyayari. Hindi ko na po totally nasusundan ng as in isa-isang follow-up kasi nga po naghahataw tayo. Madami tayong sinisharan ng mga tao. So, magugulat ka na lang. Nagme-message sila sa iyo one day, Ma'am Jessa, gusto ko yung video na sinend mo sa akin. Ang ganda pala ni Live Good. So, that's the time na ako naman ang magbabalik sa kanila ng help. Paano sila mag-uumpisa sa negosyo. Ayan. At ang maganda po kapag merong leader, na halimbawa nakakuha ka ng leader, talagang desidido siya i-work out si Live Good, ang nangyayari, magkukonnect ka rin sa kanila, magtatawag sila ng 3-way call or 4-way call, Ma'am Jessa, ito invite ko si ganito, magaling po itong leader, magaling itong networker, marami siyang connection, magtulungan tayo, i-build natin yung team niya, ganun. So, ako more on messenger po talaga ako or WhatsApp. Doon kasi ako nahasak. So, ibig sabihin, ma'am, pagka nag-PPM kayo sa mga ini-invite nyo po, hindi nyo po kagad sinishare yung website link nyo po. Hindi kagad. Nangangamusta muna kayo. Tapos ini-invite nyo sa webinar. Nung una po, since hindi pa naman tayo marunong, agad-agad may landing page. Pero kasi habang natututo tayo sa training na hindi ka biglang bubulaga sa isang mo na, di ba, magagalit ka, ibablock ka agad. Natuto tayo kung paano yung sequence ng pag-invite natin, di ba? Siyempre, nandun yung kakamustahin muna sila. Hello, ma'am. Ganito. How are you? At anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Then the more na nagko-connect siya sa'yo, dun mo na mai-offer yung negosyo. Pero ngayon po kasi may script ako na pinapasa. So, iano ko lang siya. Kakamustahin ko lang. Tapos, papakilala ko yung sarili ko. Tapos, kung wala pong commitment, ma'am, I just want you to share this opportunity. No commitment, panoorin nyo lang po yung video. If you are interested, nandito po yung link ko sa baba. Pero kung hindi ka naman po interested, you do not have to reply. Okay lang po ako. Ganun. Direct na po na merong landing page. Pero ang inuuna ko po talaga, yung business opportunity. Para kapag natapos po nila yung business opportunity, they might ask on their mind na, ganda, paano kaya mag-join ito? Then the next one to click is your landing page. Di po ba? So ma'am, ito po yung sinasabi ninyo. Kasi sabi nyo nga, yung mga kaibigan nyo, blinak na kayo, no? So parang itong mga mini-message nyo, puro cold prospects na po ito. Mga hindi nyo na talaga kakilala. Hindi connected na sa inyo. Hindi na po talaga. And last question, ma'am. Nung nag-diamond po kayo, ilan ang active distributors or affiliates nyo po na nag-diamond po kayo? When I hit my diamond, ang working leaders ko po ay 12. Pero ang nag-ano lang po dyan, kumbaga ang dumadami po ng mga tao is just 6. 6 po, 6 legs. Opo. So, ang nakapagpa-diamond po talaga sa akin, shout out kay Coach Raymond Pascual. Gumagawa po kasi siya ng ads. So, mas madami pa siyang direct kesa sa akin. Congratulations sa aking soon-to-be diamond, Coach Raymond Pascual. And syempre, si Sir Ronnie Sungay. Sir Ronnie Sungay. Ads naman ang strategy niya. Opo, ads po ang kanilang strategy. Yung isa naman po na nag-platinum ko, offline naman po ang kanyang strategy. Ang galing nga po nila, sabi ko sa inyo hindi magaling si Jessa, magaling lang yung mga leader na binigay ni Lord. Miss Jessa, nakaka-relate ako dyan kasi katulad ko nung ako'y medyo nag-lilo dahil ako nga ay nagkasakit. Eto to yung mga leaders ko, si Coach Reynolds, si Coach Egbert, si Coach Oscar. Ayan, tuloy-tuloy yung mga yan. Kaya guys, thank you ha. Kahit ako ay missing in action lately, nandyan kayo. Thank you. Kaya thank you rin, Miss Jess, at least na ano ko to mga kasama ko rito, na pasalamatan ko. Opo. Yeah. Ayan, kung makikita nyo po ito, sabi ko nga sa inyo, yun yung dream board ko. When I started with Live Good, pinangatawanan ko na yan. Ayan.
Ay, may kotse. Opo. May sasakyan, may bahay, may baby. Actually, matagal ko ng dream na magkaroon ng baby girl kasi ang panganay ko po is 16 years old na. Ah, 14, sorry. So, sabi ko, Lord, tagal pala. Pero ang kagandahan po sa kabutihang loob ng Lord, binigay yung baby natin provided na nilive good yung mga expenses, di ba? Ayokong manganak na maghihirap yung anak ko. Ayokong magkaroon ng baby na struggle na naman ako. Gusto ko pag nagka-baby ako, paparamdam ko sa kanya, ibibigay ko yung ginhawa na gusto kong mangyari sa pamilya ko. Ayan. Thank you sa Lord. Eh, talagang ang timing ng Lord napakaganda. Tapos, yung company po ang ganda, oh, live good. So, we really wish to live good in live good. So, that's the good thing. Nice. Live good. Nice. Yeah, po, live good. At talaga, okay na. Napakaganda ng mga sinasabi ni Ma'am Jessa. Very inspiring. So, Ma'am Jessa, more power, more power. Pupunta kami ni Coach Allen dyan. Pagka nag-diamond na kami, sasakay kami dyan sa iyong sasakyan sa Cavite. Hindi, may event. May event ang group nila. May event. Nakikita ko sa posting ni Ma'am Jessa. Kailan nga ba yung event niya? Ano po? January 18 po. Punta po tayo. 1,100 slot. Uy, sa kailan yan? Sa Pinas lang po ba kayo? Ako si Coach Egbert. Kaming dalawa pa. January 18 po yung ating first year anniversary ng DMW pala. Dreammakers Worldwide under Coach Fernan Santiago. 1,100 po yung ano yung slot na yun. Guess nyo na lang po kami. Oo. Pwede po kayo mag-reach out kay Coach Fernan. Okay. Sige. Punta tayo, Coach Egbert. Punta tayo. Paano po yan sa BGC Taguig po? And then may recognition naman po. Ayan, pupunta kami. Ano po yan? 8 a.m. to 5 p.m. po yung ating training. Training po. Ms. Jessa, huwag mo kaming kalimutan na tandaan mo na yung mga pagmumukha namin, ha? Baka syempre marami ng lalapit sa'yo. Marami ng mga syempre. Tag dito, 1,300 po ticket. Sige po, PM niyo po ako para makabayan. Okay lang, para ma-meet namin kayo in BGC person. BGC Taguig po, BGC Taguig. Yun, no? Yun yung number na hinaantay ko kanina pa. Nag-70 plus na tayo. Wow! Kasabi ko, umabot mo lang ng 70. Yeah, Coach Egbert, see you on January 18, ha? Sure na, close na, ma'am. Opo, sasakay kami dyan sa kotse mo. Oh. Miss Jessa, mag-ano kami, magse-selfie kami sa iyo, ha, sa selfie. Wala pa po tayong kotse kasi when I became a mother, naging priority ko po yung baby ko. So sabi ko nga, ang lahat ng nasa dream board ko ay pagkakaloob ni Lord, nakabili tayo ng laptop from Live Good, 'di ba? So Meron ba sa dream board mo yung trip to USA? Actually nakalagay po Singapore eh. Ah, Singapore. Singapore may, pala. May event dito sa Las Vegas. Hindi pa po, Carrie. Darating yan. Darating din po tayo dyan. And sabi nga nila, all diamonds should be there. Pero sabi ko, pagkalooban ni Lord, mangyayari. Pero pag hindi, we will be there next time. Ayan. Salamat po sa lahat po ng mga So much. Maraming salamat po. Thank you. Ma'am Jessa, ayan. Lagay niyo po kung mga taga-saan po kayo para ma-shoutout po namin kayo last time na. At Coach Reyno, pupuntahan pa si Ma'am Jessa. Ano mag-selfie muna tayo bago magtapos para may pang-post tayo. ako na yung ganito yung format, Coach Reyno. Ayan yan. Okay, tingin na sa camera. 1, 2, 3, smile. Okay. Awesome. Teka, ilagay natin sa gitna. Thank you so much. Ilagay natin sa gitna. Yes, ha. Ayan. Tapos turo natin. Isa pa ulit. Ah, isa pa. Okay. Turo natin from Jessa. Ah, sige, ako yung magkaganon kaya hindi ko magawa. 1, 2, 3, si Ma'am Jessa. Smile. Okay. Thank you, I hope I bring value to you. Ay, and napaka kung kayo po ay blessed na meet ako, I am
even 110% blessed na mabigyan niyo po ng pagkakataon na ma-share sa inyo yung ganitong experience. So, let's go Diamond and see you at the top. See you at the top. Batingin ko lang po yung mga nandito pa, ha? Have a good see night. You. Good morning. Hello everyone. Good morning watching from Davao del Sur. Ayan. Bro, ikaw naman ng taga-Bati. Oh. Hello for watching Beijing, China. Kayeng Lani Amalio. Romeo Resco, thank you, Ma'am Jessa. God bless you. Yeah. Yon, daming kababayan po dyan. Romel Talis, watching from Bulacan. Yeah. Thank you for watching. Brother Sunny, thank you. Yeah. Thanks be to God. Yon. Ayan, yan bro. Flor Delisa Lorente, watching from Davao. Ayan, may nagpapa-shoutout. Tayo. Shout out. Thank you everyone. Here's my last words to say. Ano po? Kasi lalakad na po tayo. ayun, sabi nga po nila, dito sa negosyo po natin, easy lang po and simple, powerful and lucrative pay plan. And the good thing is, lagi ko nga po ito sinasabi sa team ko, if you work with the system will work for you. Kasi ang trabaho po natin dito lagi, 'di ba? Oras yung kalaban natin dito. So, time is compensated with money. So, keep going, continue working, and believing in yourself. Kasi kapag ka naniwala ka sa sarili mo at magtagumpay ka, yung vision na transfer sa atin ni Coach Fernan, everything he said, nangyayari. So, that's the good thing kasi nga ang negosyo natin ay napaka-blessed, napaka-timing, at saka totoo, walang itinatago. Literal na sabihin na nating hulog ng langit. Yan. Thank you everyone and God bless and God speed. Thank you. Ma'am Jessa. See you at the top. Salamat. Bye-bye. Yeah. Jessa, salamat. Ha. I think we'll have to stay, no? Sa meeting. End ko na to. Tapos, thank you po, Ma'am Jessa. Thank you po sa lahat po ng mga nanood. Sandali. Aalisin mo yung live siguro, no, na lang. Very inspiring, Diamond. It's a dream of every live good affiliate. Yan. Very well said. Ma'am Jessa, salamat po ha. End ko na po to. Salamat po sa mga lahat ng mga nanonood. So, challenge, Sir Egbert. Yes. Bro, stay lang muna kami for the meeting. Again, guys, yung mga nandito pa, naka-live stream pa ba, Coach? Tapos na. Hindi mo na yes, naka-live pa. Sabihin ka naka-live pa. Yes, para dun po sa mga nanood, maraming salamat po sa oras ninyo. At again po, yung mga dun po sa mga hindi pa member ng Live Good, tandaan niyo po kung sino po yung nag-share ng video na to. Yan po, kung nag-interesado po kayo sa Live Good, balikan niyo lang po sila, PM niyo lang po sila. And thank you for joining us sa lahat po. Yan, sa mga nanood po nito, alam ko maraming mga nag-share kanina. Yan, kung hindi pa kayo member ni Live Good, balikan niyo po yung nag-share ng video na to, tulad na sinabi ni Sir Egbert. Pero kung... friends ko naman kayo, friends kayo ni Sir Egbert, friends kayo ni Coach Allen, or ni Coach Oscar, or ni Ma'am Jessa, at napanood nyo itong video na to, yan. Message nyo lang po kami, at para ma-share namin yung opportunity sa inyo with Live Good, kung may mga question po kayo. Ayan. Sa mga hindi pa po member ni Live Good. Pero kung may nag-share po sa inyo ng video na to, yan, balikan nyo po yung nag-share po sa inyo ng video. Yan, kung napapanood nyo na po ito sa YouTube, please subscribe to this channel. Click mo na rin notification bell para ma-notify ka every time may mga ina-upload ako mga bagong YouTube video. Thank you for watching. See you sa mga susunod na video. Bye-bye!